Showbiz Kwentuhan. That was the very first sequence I shot for Ironheart. Joshua Garcia, napaka-professional ikong tao. Kulitan, kasama ang trending celebrities at kinakikiligang love teams ngayon. Beautiful lies. Aking mahal. Sagot na namin yan. Ako ba yun? Alam nyo yan dito sa Kapamilya chat. So, hindi ko talaga naiisip na magkaka-award. All you have to do is sit back, relax, enjoy, and watch your favorite artista sa aming mga pina-level up na challenge at exclusive pasilip sa kanilang buhay sa likod ng camera. Tara na! Dahil bukod sa Zoomustahan, kami nagbabalik studio na. Oh my God, iiyak ba ako? Uy! Ang galing mong empleyado ng ABS-CBN. Nood na sa Kapamilya Chat! Nagdidiwang na ang puso ko pag ako'y inaantok. Wala na akong pakialam kahit papaking panalamok. Kahit mainit malamig basta tapasandal. Dire-diretso na ang tulog kahit bumarandal. Well okay lang, alam ko naman na magkikita pa naman tayong dalawa sa may tatuan. Tayo lang ang may alam, maramdaman na kahit minsan na ako'y iyong mahal. Subali nagising na lang ako na meron na sumasaka. Umaandar pa rin ang isip ko, nakasama pa kita. Kahit sinasampal nila ako, nakikita pa kita. Ano nga bang pinakain mo? Bakit patay na patay ako? Pati na nga trabaho ko, napabayaan ko. Ipagtatapat sa'yo, ikaw lang ang aking pantasya. Sagutin mo lang ako, ililibot kita sa Asya. Buong asyenda, ipapamana sa iyo. Okay na sana ang lahat, bakit ginis mo pa ako? Kung pana isan na lamang hihiling. Pagkatapos naman ito, patuloy kitang mamahalin. Huwag mo naman palampasin ang gabing ito nang di malinaw. Paliwanag mo nang mabuti pero huwag mong isigaw. Napahiyaw pagkat nangyari ang aking inaasam. Kahit medyo suntok sa buwan, at least di na manghihiram. Kay Cabo Negro na may gawa ng matatamis na panaginip. Luluwang ng paghinga ang puso'y di na maninigip. Pinapahigpit mo mga ang yakap ako na may tuwang-tuwa. At ang milagro ngang ito sa isip ko, walang-wala. Binaliwala ang mga kantsaw na di raw tayo nababagay. Ako mismo di makapaniwala na sa akin ka mabibigay. Pinagpalagay ko na lang ang lahat ay kaloob sa akin ng Diyos. Kailan may di babastusin, susundin lahat ng utos hanggang mapao sa awitin. Sana na may iyong ningin at kung panaginip lang ito, sana'y di na ako magising. Kung pana hanggang pagmamahal na inali mo, lubusan kong tutumpasan. Sabihin mo lang, sige lang bago tuluyang mabuan. Hindi nga makapaghihintay, palik naman, isa lang. Ha, 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 he. Mababaliw yata ako sa tamis ng iyong halik. Masasabek ako parate na ikaw ay makapiling. Pero this time, baby, ako'y nagising. Na parang bang guling, parang bang lasing na napraning. Sabihin mo lang kung saan patungo upang ating marating. Ang minimiti, abot ka man. Wala ito sa blog. Handang-handa na maghintay. Wala na sanang bibigay. Mamahalin hanggang buhay. Mamahalin kahit patay. Parang pilay na walang saklay. Kapag ikay humiwalay, mamamatay. Dahil sa'yo mabubuhay. Dahil sa'yo mamamatay na lang ako. Kung panaginip lang ito, aking ibibigay, aking ibibigay, pagkat ikaw ay aking.
What's up, Kapamilya all over the world? Ako po si Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Mga Kapamilya, we are now streaming live via chat.abs-cbn.com and also live na live na rin po tayo sa ating official Facebook and YouTube pages. Thank God it's Friday, mga Kapamilya. And for today's episode, grabe, sobrang excited na ako and I feel so honored na makasama itong ating mga makakakwentuhan this Friday afternoon. Isa sa mga maituturing nating OGs pagdating sa Pinoy rap scene. Hindi ko na patatagalin pa at mas makikilala natin sila today. Let's all welcome, we have Crazy as Pinoy! Hello, hello, hello guys! Hello! Ayan, first of all, welcome to Kapamilya Chat, Sisa, Crispin, and Basilio. How do you guys feel na grabe yung pagtanggap ng ating mga kapamilya sa Comeback is Real ng Crazy as Pinoy? Eh, syempre, sobrang saya kasi handyan pa rin pala yung mga sumusuporta sa amin. At hindi lang yun, nadagdagan pa ng mga new generation. So yun, sobrang saya namin. Hindi namin na-expect yan. Nakataba. Yeah, ayan, totoong-totoo dahil wala, very ageless, timeless talaga yung hit song nyo na panaginip. Eh, no? All ages, kabataan ngayon talagang tinatangkilik. Pero siyempre, para sa mga hindi pa nakakaalam, papaano po ba nagsimula ang Crazy as Pinoy? Papaano nabuo yung pangalang Crazy as Pinoy? Oh, sige, ako na sasagot nito. Go, Shelly. Kaya Crazy as Pinoy, ako yung pumili ng pangalan na yan. Para sa akin kasi, kapag crazy, ano siya, open siya, bukas siya, pwede kang gumawa ng masayang kanta, malungkot na kanta, kabaliwan sa pag-ibig, sa reality check, sa mga nangyayari sa paligid natin. So kahit anong kanta, saklaw kapag ka baliw. So yun, kaya crazy as Pinoy. Crazy talaga. Oo, halimbawa pang gangster yung pangalan mo, tapos yung mga kanta mo, love song, parang hindi siya mabagay. Napakamot, no? Oo, di ba? So, kung crazy kasi, marami siyang... Malawak talaga, di ba? Malawak. Yeah. At nagsimula rin po kami, syempre, sa mga kompetisyon, kahit saan kami sumasali. Ayan, yes. Hanggang sa meron kami isang sinalian na presteryoso contest, rap contest noon, and kami po ang nag-champion. Ayun. Oh, yabong naman. Ayan! Nako, this... Sir Jeremiah, ang pangalan pa namin yung Triangulo. Tapos nung sumali na kami sa isang rap contest na presteryoso, yes, naging crazy as well. Uh-oh. Ayun, after sumali sa prestigious contest talaga. No? Pero eto, Sir Basilio, Sir Crispin, and Ma'am Sisa, I watched your interview with Black Entertainment na nagkaroon na nga kayo ng kumbaga sarili-sariling solo careers. Pero yung pagmamahal nyo sa isa't isa as grupo nandun pa rin. I remember sabi ni Basilio na parang meron siyang record label na in-offer sa kanya yung Lord Patawad. The same second ano niya talaga, parang gusto niya, dapat kasama ko na yung ano ko, yung grupo ko, Crazy as Pinoy. And same as with Sita din, sabi niya may offer sa kanya pero gusto niya nakapakete siya as ano din, Crazy as Pinoy. Bakit ganoon talaga yung kumbaga ka-tight yung connection nyo, yung pagmamahal nyo sa isa't isa rather than mag-push kayo with your own careers? Kasi unang-una, may potential sila, may talent sila, magagaling sila. Ayokong masayang yung mga talent nila nang hindi nila na-share sa kapwa natin. Kasi sayang eh, nangihinayang ako eh, magagaling naman to mga to. Alam nyo, break lang ang kulang nito eh. Lalo na to si Sisa tsaka si Crispin. Eh, pero kabe-break lang nito ni Crispin. Ayun! ibang break pala yung nangyari, Basilio. Crispin, baka may gusto kang idagdag. Hindi, kasi sa main sa grupo kasi, ano eh, hindi naman talaga totally na nagkaiwa-iwala. Kumbaga, may mga kanya-kanya lang kami ginagawa, pero still, andun pa rin. Buo pa rin ang Crazy as Pinoy. Marami lang kami mga ano, may kanya-kanya lang na ginagawa. Pero kapag may mga shows naman na kailangan tatlo kami, yun, kumpleto pa rin. Nagpe-perform pa rin kami sa base of radio. Kami naman kasi, ako kung sa ako ang tatanungin mo dyan, kasi malakas kami kung
kahit na paghiwa-hiwalayan mo kami ng galaw. Halimbawa, si Basilio. Basilio can stand alone. Christine can stand alone. Lisa can also stand alone. Hindi sa nagyayabang kami, pero feeling namin, pag pinagsama-sama pa yung galing ng bawat isa, mas malakas yung magiging dati, yung puwersa. Tsaka kasi malaki yung bilib ko sa grupong to na hindi kami basta-basta lang na ano, na grupo na makakalimutan mo right after mag-perform. Kami yung gusto namin palagi pag umaakit kami ng stage. Like, isang beses mo na kami makikita, pero lifetime mo na kami maaalala. So, tingin ko yun yung kapasidad namin bilang pag magkakasama kami. Kaya kahit na halimbawa may ginagawa kami iba o may kanya-kanya kami mga lugar na kinaroroonan, eh kapag pinagsama-sama mo kami, mas malakas pa. Solid talaga, di ba? Nako, grabe yan. Pero ito, balikan na nga natin yung Wish Bus performance nyo 3 months ago na grabe ngayon, mga kapamilya, as of this moment, meron na pong 16 million views. Thank you. Grabe. Paano nabuo yung konsepto na after 20 years, magsasama-sama ulit kayo, magpe-perform sa Wish Bus, tapos ayun na nga. In-expect nyo ba na kumbaga magiging ganon kahit yung performance na yun? Hindi namin in-expect yun. Actually, nagulat talaga kami na ganon yung naging outcome. O maraming nanood at sumuporta. Given na yung Wish ay maraming mga followers na o subscriber, pero hindi naman din lahat ng mga sumasampa doon eh ganun ka init yung pagtanggap. So na ano kami na uy, marami pa lang sumusuporta sa atin, marami pa lang may gusto ng kanta natin. Well, hindi namin siya inexpect. Kaya sobrang pasalamat ko sa lahat na sumuporta at nanood ng yung guesting namin sa Wish. Thank you so much. Ma-share ko dahil lang din. Nung araw na yon nung nandun kami, parang normal lang na nakakanta kami. Kasi pag titignan mo sa paligid, parang walang tao. Hindi katulad ng mga nakikita namin na mga nagpe-perform sa Wish. Makikita mo maraming tao sa labas. Kami nung kumanta kami doon, walang tao sa labas. Parang nalulungkot ako doon sa park. Mayroon mga sasakyan. Mga dumadaan pala. So parang hindi na kami talaga totally nag-expect na mag-boom siya at mapapanood at tatangkilikan siya ng mga tao. Pero yun na nga, siguro naging key doon, ginawa namin yung best namin. Pero kinakabahan kami. Sobrang kabado. At kung, kasi siyempre sa tagal na nung kanta, hindi naman kami nagpa-practice, hinihintay na lang namin na may magkamali sa amin. Pero awa naman ni Lord, wala nagkamali. Pero sobrang kabado namin. Ang mangyayari noon, kung may nagkamali sa aming isa, wala namang mababadrip eh. Magtatawanan kami. Ayun. Ganun, parang na-enjoy lang. Kaya yung pagsampa namin kasi doon, ano lang eh, yung, kasi marami nang artist, di ba, na kapag doon, gusto lang namin, sumampa lang, makakanta lang rin, maging bahagi lang rin ang Wish. Pero hindi namin lubos akalain na magiging gano'n. Magte-trending pa siya, no? Number one kami ng ilang number one ang trending. Kaya 2 days pa lang, number one trending na siya. So, napakasaya. Deserve. So, sa lahat na deserve talaga, grabe. Tsaka expect the unexpected. Totoong-totoo talaga yung mga kasabihan na yun, no? Grabe. Pero grabe din naman talaga. Sumuporta sa amin. Dahil yan sa inyo. Hindi yan dahil. Yes, pero grabe din talaga yung pasasalamat naming mga viewers na inyo na muling napanood, napatrowback ng konti yung mga kapamilya natin na parang, uy, naalala ko yung childhood ko, ganyan. Ang dami rin nagkukwento na parang first time nila mapakinig yun, agad-agad nag-follow nila sa inyo. Pero eto, nabanggit ni Basilio nga na hindi nagre-rehearse ang Crazy as Pinoy. Kumbaga yung sa performance, doon na agad-agad. Ano yun, do you consider it as the magic of your group na kahit hindi kayo mag-rehearse, kapaan pero magsisink pa rin talaga as a group? Well, totoo sa akin, base sa akin, nagpa-practice kami sa mismong stage na doon namin nalalaman kung may mali o hindi. Ay, dapat pa, sa susunod na show namin, ay dapat pala ganito, ganito. Pero yung rehearsal na ano sa bahay-bahay namin o ano, nung mga kumukontest kami dati, talagang bugbog kami sa practice. Pero ito, dahil nga yung alam chemistry na namin, nabuo na, kahit nakatalikod ang isa't isa, kahit hindi kami nagkikita,
boses pa lang ni Crispin malalaman ko kung kakapusin siya. Oo. Susuportahan ko siya. Ganon din siya sa akin. Pagkaalam niya na parang, oy, parang bibitaw si Basilio ah. Susunod siya. Oo, pero madalas tinatawanan. Ayun. Tinatawanan lang kami. Hindi kasi tatagal namin grupo na. Hindi kasi kami talaga nagkakahiwa-hiwalay. From time to time, nagkita kami sa mga shows, ganyan. Hindi man kami aktibo sa social media o hindi man kami nakikita sa mainstream, pero still, lagun pa din yung grupo namin. Kaya naman, alam na namin yung mga tunog, alam na namin yung tenga namin, sanay na sa mga bosses namin. So, alam namin kung kailan dapat pumasok, kailan dapat hindi. Parang ganun. No, kumbaga, yun na, sanay na. Easy na lang. No. Parang... Tsaka in-enjoy na lang namin. Yun naman ang importante. Dati kasi may share ko lang, alam mo, kami pressure kami dati kada kakanta kami. Sobra. Kabado kami. Kaya nga ako naka-shades lagi Kasi nahihiya ako sa mga tao. Lahat ng mga rap contest namin, inaabot kami lagi ng madaling araw kapapractice. Kinabukasan na yung salam namin. Oo, kaya yun, minsan wala kami. Boses. Sa mismong performance na wala, naubos na kaka-rehearse pala. Kaya dapat, ini-enjoy lang ayan. Dapat. Kapag nasa stage, parang naglalaro na lang kami. Mm-hmm. Yun siguro yung magic ng group. Mm-hmm. Enjoy the moment talaga. Pero, syempre, bilang big hit nga ang comeback performance niya nitong Panaginip, are we going to expect more from Crazy Yes Pinoy na magre-release ba kayo ng mga bagong song, bagong revival ulit, ganyan, Crispin? Ayan, meron po maraming aabangan ng mga nagsusubaybay sa Crazy Yes Pinoy. Ayan, meron kaming ang gagawin namin by single. Kada gaya nito, panaginip, tapos susundan uli namin. Oh. Nang panibagong song. Bago na po yung mga iyahain namin ngayon. Actually, tinatrabaho na namin siya. Ayan. Ongoing na po lahat ng mga kanta namin, nilalatag na namin siya para pagdating po ng after po nito ng promo nito and may makilabas kami sa inyo ng panibago. Mm-hmm. Kumbaga, hindi na namin sasayangin yung panahon kasi, syempre, nandito na eh. Tsaka ito na yung pintuan niya. Yes. Tsaka ito na yung pinag-usapan namin last year. Oo. November, nung pinlana namin to after itong mag-taping sa probinsyano, ayun, medyo lumog yung schedule kaya sabi ko sa kanila, subukan natin ulit. Siya kasi nakaka-LL saan? Ayun. Nakaluwag-luwag ako. Sa isip ko eh. Bago. Nako. Bago kasi kami mapunta sa Block Entertainment, share ko lang. Itong si Basilio kasi, dapat siya yung magpo-produce para sa grupo namin. Para mailabas namin yung mga kanta namin. Ayun nga. Nagre-record naman na kami tuwing Thursday noon, pumunta pa kami ng Bulacan. So, mga naka-apat na recording kami. Ngayon, nung minsan, dumating si Sisa, may pinirmahan daw siyang trabaho. Sabi ko, napag-meetingan na natin ito ha. Bakit bigla akong pumirma sa trabaho? Siyempre, kailangan niya. Siyempre, sa pamilya niya, hindi ko naman yun masisisi. So, marami ring struggle bago kami nakasampa sa Wish at bago rin kami nakarating sa Black Entertainment. Yun. So, yun. Hindi rin siya ganun kadali. Marami ring obstacle bago kami tuluyang nabuo. Kahit si Crispin, meron din siyang mga conflict na schedule na hindi namin inaasahan. Ayan. Pero, ayun, awa naman ni Lord. Ito na. Naging solid na lahat. Ito na talaga yung matatawag nating perfect timing because with all the struggles na nabanggit nyo and yung mga schedules nag-match na finally, maraming aabangan sa Crazy Yes Pinoy, mga kapamilya. No? Pero, Sisa, I remember your interview nga with Black Entertainment. Talagang pinanood ko yung two-part interview nyo worth watching, mga kapamilya. Nakakatawa. And sabi mo doon, siyempre bilang kayo, isa sa mga original na maituturing natin sa music industry pagdating sa pagra-rap, no? Sabi ni Sisa doon, dati ang hirap kilalanin at makilala. Ngayon, with all the mediums that we have, social media platforms, ano ang masasabi nyo na, siyempre with just one video, you can share your talent, your skills, or anything na gusto mong i-share sa mga kapamilya natin. Ano ang masasabi nyo na, kumbaga, kahit papaano, nagiging ganun na kadali yung way natin para maipakita natin kung ano yung talento natin?
ang masasabi ko dyan, ano eh, syempre kung nandyan na ang lahat ng oportunidad at nakabukas na lahat ng pinto, eh di syempre, sugurin mo na ng sugurin. No? Andito na tayo sa punto ng buhay namin na parang wala nang time para ipagwalang magdahilan o walang bahala. Excuses na to. No, excuses na to. Kumbaga, ang kalaban mo na lang talaga, katamaran mo na lang talaga. Kasi lahat na, okay. Kumbaga, kung gusto mo talagang abutin yung pangarap mo, at gusto mong magawa yung gusto mo habang nasa edad ka pa na may kakayanang ka pang gawin yun, edi sunggabin mo na akin yung sanggabin. Tsaka yun na, napakaswerte ng mga kabataan ngayon. Kasi madali nilang na ilalabas yung talent nila. Kami nun, kailangan pa namin magbayad sa mga party ng entrance fee para lang makapag-rap, para may pakita yung mga talents namin. Na, diba? E ngayon, mag-upload ka, makachamba ka, oh, sundan mo na lang. Ngayon kasi, ano eh, everyone has a chance na maging artist at magmakilala ng marami kasi napakadali na lang talaga. So, dapat talaga prosigido ka. Yun na lang. Hindi gaya dati. Pure talent talaga. Oo, pure talent. Pero yun nga, yun lang naman din ang kaibahan yan. Kung sumikat ka na hindi naman dahil sa talent, hindi mo napangalagaan yan, yung maintaining ang mahirap kasi. Yung longevity, yun yung doon na masusukat kung gano'ng katibay, katatag ang grupo o ang individual na tao kapag usaping talent natin. Tsaka ngayon, marami ng tulog. Diba dati, hirap-hirap tayo sa mga tulog, music. Oh, tulog. Tulog. Ah, tulog. Tunog. Diba? Sound. Kala ko maraming tulog. Yung pagkuha ng mga hirap-hirap kami doon sa mga beat. Ah, gagamitin mga music namin noon. Pero ngayon, madali na. Kaya sobrang swerte ng mga... Pati recording, di ba? Hmm. Dati ang hirap. Ang hirap ng recording dati. Ang galo. Hindi, nag-ano pa nga tayo dati. Sinubukan pa natin yung tape, yung may ball pen, papasok tape. Kasi nagkamali tayo. Rewind. Recording tape. Yung tape deck. Ayan, no? Pagka nagre-record kami, pinapost pang gano'n. Oo. Pero ngayon, computerized na. Kasi dati, pag nagkamali ka, ulit lahat. Siguro, isa rin yan sa puntos mo kung bakit kami masipag mag-practice noon. Kasi dati, parang ano eh, one shot lang lagi. Hindi ka pwede magkamali. Hindi ka pwede magkamali. Di ba, nagre-recording kami, no? Kanya-kanya kami ng mic niyan. Sabay-sabay kami nagre-record. Pag may nagkamali isa, ulit. Kaya siguro, gano'n na rin yung ano, sa experience na din. Kaya siguro, nabanggit namin kanina yung on the spot. Kaya namin mag-perform. Nga, sobrang hinog sa na. Sa ginawa namin. Sobrang hinog, parang nabubulok. Mga nabubulok. Pabulok na kami, guys. Grabe yun. Nako, pero hindi, totoo. Madami pa tayong dapat abangan sa Crazy as Pinoy. Pero syempre, bilang ngayon nga sa music scene, napakaraming mga mauhusay na artist, singers, ang umuusbong, nakikilala ganyan. Kayo, given a chance na magkaroon ng collaboration with other artists, meron ba kayong listahan na gusto nyong makasama sa isang kanta? Ah, ayan. Unang-una, open naman kami sa collaboration. At syempre, mga pinapangarap pa rin namin makasama yung mga artists na tinitingala namin, like Andrew Ig, Black Nine, yes. Regine Velasquez, yeah. Sharon Cuneta, Parokya ni Edgar. Parokya ni Edgar. Marami. Black Nine. Oh, sabi ko na si Black Nine. Kahit dyan, yung mga sila Flow G, marami. Oo, yung mga bago ngayon, gusto rin namin makakulabian talaga. Marami diba? Magagaling talaga sa ngayon. At yun naman ang para mas lalo kaming naging proud sa mga Pinoy dahil yung OPM is buhay na buhay. Tsaka kasi feeling namin kapag hindi namin nagawa yung ano, yung as an artist and also songwriters, rappers, ganyan, na gumagawa din ang sarili namin mga kanta, eh, parang ang isa namin sa greatest dream namin eh yung mga legends makasama rin namin sa isang kanta, sa isang track. Para yun kasi yung babalikan mo eh, pag nagkaroon ka na ng edad o sasabihin mo, alam mo, yung mga legends na yan, nakasama ko yan sa isang track, sa isang kanta. So parang masarap sa pakiramdam yun bilang bilang isang rapper and also artist. Nako. I-claim natin yan na yung kahit ilan doon sa mga dream or wish list yung makakolab eh mangyari in the future, no? Imagine nyo, mga kapamilya, Miss Regine Velasquez, tapos merong rap on the side, di ba? Sobrang bago yon, exciting if ever mangyari man. So, let's pray for it, mga kapamilya, na mangyari in the near future yan with
crazy as Pinoy. Pero for now, guys, please i-invite nyo na ang ating mga kapamilya na i-stream ang inyong mga kanta. And of course, ang music video ng Panaginip and your other social media accounts. Ganaps, go ahead. Ayan. Napos kami yan. Labas na po ang music video ng nakanta namin, Panaginip 2023. Yung po yung itatype nyo para mas madali nyo siyang makita. Labas na rin siya sa lahat ng mga platforms. At syempre, abangan nyo pa yung mga bago namin ilalabas na kanta. At syempre, yung Batang Quiapo, Monday to Friday. Yun. Ayan. Supportahan nyo po kami. Nakalabas na. Tama, sinabi mo na yung digital platforms and also sa aming mga social media accounts po. Hanapin nyo lang po ang aking page. Sisa, that's S-I-S-A and Basilio Official. Basilio Official. Lahat na po yun. YouTube, TikTok, Instagram, ayan. Basilio Official. Sa akin, ano pala? TikTok account ko is Sisa Crazy As Pinoy 1 and IG ko is Sisa Crazy As Pinoy. And also, sa YouTube ko, Sisa Crazy As Pinoy TV. And si Crispin ayan. Naman po. Crazy As Pinoy 2.0. Yeah. Ay, isa ko? Oh! Nakalimutan. Level up. Crazy As Pinoy. Yan, ang aking page. Ayan, nasa likod namin, yung music video. Uh-oh. Please, supportahan niyo po. Opo. I-follow niyo po siya sa kanyang TikTok dahil wala po siyang ina-upload. Siyempre, manood po kayo ng music video namin na panoorin niyo po yan. Nakikita niyo dyan. Pakishare na rin po. Share na lang rin. Ayan, supportahan natin mga kapamilya ang Crazy As Pinoy. Support original Filipino music. Supportahan po natin. At syempre, i-follow natin sila sa kanilang mga social media accounts dahil ayun na nga, nabanggit na nga po nila, marami tayong bagong music na dapat abangan from Crazy As Pinoy. At syempre, para sa lahat ng ating mga kapamilya na nanonood via Facebook Live, lipat na po kayo sa ating official website or sa ating YouTube channel dahil eto, maglalaro naman tayo. Konting fun challenges naman with Crazy As Pinoy. Facebook Live viewers, lipat na and see you guys there. Bye! Salamat. Eto na, dire-diretso na tayo. Wala ng commercial gap. This time around, eto naman ang ating Who's the Best Challenge. So sa challenge na to, parang kumbaga, sasabihin nyo lang kung sino sa inyong tatlo ang pinakasapul sa aking itatanong. Simulan natin. Sino sa Crazy As Pinoy ang pinakagalante? Galante. Parang natawa lang lahat, no? Parang wala eh. Hindi, Basilio. Okay. Parang napa-okay lang si Sisa. Basilio for Cristina. Eto, susunod. Kung may galante, sino ang pinaka-kuripot? Yan! Na. Sino? Siyempre siya, galante. Nasa inyong dalawa na lang yun. Ayun. Kuripot. Sige, aminin ko ako na. Ayun, si Sisa. Alright, next. Sino naman yung takbuhan kapag may trouble? Oy! Takbuhan pag may trouble? Hindi namin kasi naabala isa't isip. Huwag may... Oo. Ayaw namin mag-stress ng isa't... Pero, sino ba? Kanino ka ba literal na pumatakbo kapag may... At pag umiiyak ka dahil pabibreak mo lang? Ay! Ay, mga ganun ba? Hindi, sa kanilang dalawa eh. Hindi, ganun lang. Ganun lang, siguro. Pagka may mga problema naman na ganun, eh syempre, tulungan ka. Wala rin kami masyado si trouble. Oh, no? Tsaka wala kami masyado. Wala kaming trouble talaga na literal na kailangan namin ng backup na, oh, supto ka na! Wala kami ganun. Pero ngayon talaga, focus on the good vibes and positivity na talaga, di ba? Next, eto naman. Sino naman yung pinaka maraming chismis na baon? Eto yan. Chismis in a good way, ah. Eto yan. Sisa, Sisa. Teka, ano yun? Ano ba yung tanong mo? Linawin mo, ha? Pinaka maraming chismis. Marites. Start of Marites to. Oy, hindi yung Marites. I just know some things that you know needed to be advised. Okay, nag-defend talaga. Ano, yes. Hindi naman by choice yun. Yeah. Accidentally. Accidentally, alam mo yung mga bagay-bagay. Ayun. Kung ano man siya kinukwento. Kung lumalapit. Lang siya. Ayun. Ganun, next, eto naman. Sino naman yung mahilig mag-post sa social media? Ito yan, no?
Si Chris ba? Ako, ako, ako. Madalas Crispin, ako. Madalas so, siya. Pinupost niya pag galit yan. Kahit isa lang yung, kahit isa lang yung liker niya, pupost niya. Pinupost ko talaga. Walang makayayari. Pero, ako, ginagawa ko na rin yun. Kasi kailangan naman na talaga. For the work din talaga. Kasi hindi talaga ako nagpo-propose. Hindi, sobrang private ko kasi pagdating sa ano. Pero ngayon kasi kailangan na talaga. Hindi ko sa posting naman, well, mas marami ko mang post. No. Ito, lagi itong nagpo-post. Lagi itong nagpo-post lahat. Yeah. Kahit yung marami siyang ano. Lagi itong, nako, si ganito, ganyan. Baka ikaw yung post, oh, kuya, hindi ako yun. Mahilig lang ako. Nagturoan. Mahilig siya mag-post. Ayan na nga. O, ito, susunod. Sino naman ang pinaka-bully sa grupo? Bully na good way naman ha. Eh, si alam na sino bully sa grupo. Ito si, talaga. Oh, tatanggapin ko yun. Tatanggapin. Si Basilio kasi, kwela to niya. Baga, halos lahat na nakikita niya. Parang nakakatawa. Ngayon, nabubully na. Bully siya. Hindi naman talaga total nakaka-offend. Bully siya kasi mas marami siyang naiisip ng mga lines na nakakatawa na pag-pick line niya sa'yo, hindi naman talaga siyempre, offensive. Tsaka yung edad, siyempre, mas marami siyang alam. Masyado po namang nire-reveal yung kita. Hindi, pero totoo naman yan sa mga magbabarkada talaga, may isa na medyo mas mapang-asar. Pero syempre bilang magbabarkada kayo, walang napipikon kasi kilala niyo yung isa't isa talaga, di ba? Alam naman din nila na biro lang. Yun. Eto, susunod. Kung may bully, sino naman yung pinakamainitin ng ulo? Eto yun, no? Christian siya. Wala eh. Mainitin ulo nito eh. Hindi, siguro sa ibang pag may question siya. Pero sa aming tatlo, hindi malinaw yung ano. Parang pag may hindi lang siya maano. Mainitin ulo nito eh. Nasunog lang yung bahay nila. Nagalit na. Oo. Ang init ang ulo. Siguro dahil sa apoy. Kaya, sa apoy yan. Grabe yun. Eto, last. Tingnan natin. Sino naman ang pinaka maraming nakarelasyon? Oy. Oy. Umilag na lang lahat talaga, no? Wala nang nagturo. Okay lang yan. Siguro kami ni Christine. Oo. Oo, sharing sila lagi. Sharing. De-joke lang, de-joke lang. Si Basilio talaga, pero siguro, sumusunod lang ako. Top 2? Naghahabulan pala. Sumusunod lang ako kasi kung kanina nakikita ko kay Basilio. So, iniidolo mo siya iniidolo sa Basilio? Iba-ibang panahon yun, ha? Hindi naman yung sabay-sabay. Walang nangyaring dami. Walang sabay. Wala? Oo. Wala lang. Magkakaibang panahon. Isa-isa lang daw at magkakaibang panahon, mga kapamilyan. Ayan, dito na nga nagtatapos ang ating Who's the Best Challenge with, grabe, napaka-husay, craziest Pinoy. Pero this time, ito for our final challenge, tignan naman natin ang husay nila sa ating Sing the Situation Challenge. So magbabanggit lang ako ng mga ilang sitwasyon, tapos iisipan nyo lang kung ano ba yung perfect na kanta para sa ganitong sitwasyon. Simulan natin. Mahirap yun na. Ano yung pinakamagandang kanta kapag ka matagal ang order mo sa resto or sa fast food? Tagal dumating no in order? Ah, ano? Kanta ng parokya. Pa-order! Oh, waiter! Meron ka naman nito. Meron ka naman order! Oh, waiter! Yeah. Order taker. Oh, order taker. Next, eto. Kapag traffic sa EDSA, perfect song, ano yun? Dalawa yun. Dalawa yan. Ano, pwede dyan. Naniniwala na ako sa forever. Pwede rin ganito. Traffic na buhol-buhol, oras may magagahol. Traffic na buhol-buhol, oras may magagahol. Akala ko yung ano. Traffic na buhol-buhol, oras may magagahol. Bumper to bumper, lahat nagkakabol. Akala ko yung buhol-buhol ng traffic. Pwede rin yan. Minat ka pa ng cheese. Yeah, pwede. Oh, 90. Grabe, grabe. Diba? Next, ito, kapag nagtaas yung presyo ng kuryente na naku, nakaka-relate ang mga kapamilya natin dito. Ay, may kasama. So kanya na. Ano? Ang pagmamahal mo'y hindi makatarungan sa pagmamahal mo'y nahihirapan. Dapat ba na magtiis pag nagmamahal ng labis?
kaparis ng tubig at langis. Yan. Pagmamahal ang title niyan, may kantaon niyan, Pasilyo. Ayun. Kasamang promotion. So, ayun, double meaning. Nice segue. Double meaning yun. Para yun sa mga nagmamahal. Gaya ng langis, bigas, asukal, kuryente. Yun yung mga nagmamahal. Next, kapag busog na busog ka, ano yung perfect na kanta dyan? Ah, sisa. Ayun naman. O, wait lang. Sisa. Busog? Wala akong paisip sa busog. Busog na naman ang buwan na yun. Busog. Mga matang buwan. Kabusogan ang buwan. Bilang pas na. Ang kabusogan. Kabusogan ang buwan. Nabusog ang buwan. Hindi na pala bilog ang buwan. No? Busog na talaga. Last, eto. Kapag naiwanan mo yung cellphone mo sa bahay, ano yung kanta natin dyan? Nasaan na ang pangako mo? Oh, sino? Ayun, nasaan lang? Nasaan lang? Kinahanap ko yun. Kailanin din sa grabe, oo. Ayan na nga. Diyan na nga nagtatapos ang ating Sing the Situation channel. So may pagkakonting throwback tayo sa mga kanta. Once again, thank you so much, Crazy as Pinoy, sa pagsama sa amin dito sa Kapamilya Chat. At syempre, sa pag-share ng inyong kwento sa ating mga kapamilya. Muli, bago tayo magtapos, i-invite nyo po ulit ang ating mga kapamilya na pakinggan ang inyong mga musika, inyong mga upcoming shows, ganaps kung meron man. Go ahead. Ayaw na nga po. Ginigising mo naman, Sisa. Ginigising mo naman sila. Ipitahan po namin kayo na panoorin pa rin ang aming music video. Out na po siya, Panaginip 2020. Siyempre, available po yan sa lahat ng mga digital platforms. At panoorin niyo po ito para po inyo pong i-share. Ay, i-share niyo po ito para mapanood pa ng mas marami. Yeah, share-share lang. Opo. At siyempre, abangan niyo po, po yung mga gagawin naming bagong kanta. Yes. Actually, pagkatapos ng ano na, natin na ito, pag-uusap natin ito, sinusulat na namin o tinatapos na namin yung next song. Pero meron pa kami naka-ready na two songs na gawa na. So, hintayin nyo na lang yan, pati music video. Sama music video. Babakbakan na namin to. Kaya wag na wag kayong bibitaw. 2023. Yeah. Let's go. Comeback is real talaga, mga kapamilya, para sa Crazy as Pinoy. Grabe. Suportahan po natin sila sa kanilang pagbabalik sa music scene. At syempre, sa lahat ng mga kapamilya natin na nanood, tumutok for this episode mula simula hanggang dito, maraming maraming salamat, mga kapamilya. Muli, ako po si Jerry Maya at nakasama natin si Crispin, si Sisa at si Basilio, ang Crazy as Pinoy. See you guys next time only here on the Pamilya Chat. Bye everyone and stay safe! Bye! Thank you! Thank you! Kapamilya Chat!